Ang sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang lalabag dito sa mga bawal gawin sa 1,000 peso banknote, polymer banknote, ay magmumulta ng 20,000 piso. Hi guys, welcome back to my channel, Melody's Mini Garden. For today's vlog, itatopic natin ngayon ang bagong 1,000 polymer banknote. And ito siya. Kayo guys, siguro isa sa inyo na nanonood nitong vlog na to, ay meron na rin kayong hawak na ganitong 1,000 polymer banknote. Ayan, i-discuss natin kung ano yung mga hindi dapat gawin sa bagong polymer banknote. Ayan, pero aanuhin muna natin siya ngayon. I-discuss muna natin yung mga niya, yung mga picture niya dito sa napapaloob dito sa loob ng 1,000 polymer banknote. Ayan nga. Una-una, mapapansin natin yung Philippine Eagle. Napalitan na yung tatlong bayani na yung doon sa old na sa old na 1,000. Ayan, eto siya yung old. Kung makikita natin, yung tatlong bayani yung naka-picture sa kanya. Tapos, ayan. Pero yung sa likod, yun pa rin, the same pa rin. Ang Tubataha, Rip Natural Park. Yun pa rin yung naka-picture sa kanya. Tapos, kung mapapansin nyo rin, ito transparent siya. Makikita natin yung nasa likod. Tsaka dito. Ayan, tapos meron siyang limang dot dito sa itaas. Ayan, itong 1,000 polymer banknote na to. Mahirap na tong pikein ng mga namemaking ng mga pera. Kaya ayan, sa tingin ko, hindi na nila kayang pikein tong 1,000 na to. Ayan, ngayon naman, i-discuss naman natin yung mga bawal na gawin sa 1,000 polymer banknote. Ayan nga, ang una, bawal sulatan kasi tayong mga Pilipino, wala tayong respeto sa mga pera. Sa pera na nahawakan natin, hindi gaya nung sa ibang bansa na talaga namang iniingatan nila yung pera nila. Tayo kasing mga Pilipino, barubal humawak ng pera. Minsan, sinusulatan pa natin ang cellphone number natin, dinodrawingan, pati yung mga mukha na nakalagay rito, dinodrawingan din. Ayan. Dito sa 1,000 polymer banknote na to, bawal na natin gawin yun. At saka sana, ngayon na meron na tayong ganito, sana mawala na sa mga Pilipino yung yung ganong kaugalian na tinutupi yung pera, nilulukot, sinusulatan, sinisira, at saka kung ano-ano ng mga dinidikit. Pagka nasira, didikitan ng scotch tape. Ayan, wala tayong pag-iingat at pagpapahalaga sa salapi natin. Ayan, ang pangalawa, bawal tupiin o kusutin. Ayan, bawal tupiin ang bagong polymer banknote at saka bawal kusutin. Tsaka kasi ito, plastic na to, so mahirapan na rin tayo na kusutin. Ayan nga, sa ibang bansa nga, ang pera nila, hindi nila nilulukot. Siguro nakatupi lang siya ng sa gitna, ganun, para mailagay sa wallet. Pero tayong mga Pilipino, hanggat maitutupi natin ang kaliit-liit, natutupi natin ang pera natin. Ayan, ang pangatlo ay bawal gupitin. Ayan, di ba tayo rin minsan, minsan aksidenteng nasisira, at minsan naman talagang sinasadya na masira. Minsan yung pagkagalit ka, napupunit mo yung pera, masama yun. Ang pang-apat naman, bawal i-stapler. Ayan, nakalakihan din natin mga Pilipino na i-stapler yung pera. Lalo na kung meron tayong mga bayarin na gaya ng sa Meralco o i-stapler mo para pagbayad mo sa Meralco, yun na. Nakaayos na or sa PLDT, ganyan. Bawal na natin gawin yun dito sa ating bagong 1,000 peso polymer banknote. Ayan, bawal gamitan ng rubber band. Ayan,
Kasi nakalakihan din natin yung gano'n na, lalo na sa mga ano, sa mga company, kung ano yan, malam mo, magdi-deposit sila para nakaano na, gagamitan na lang nila ng rubber band. Bawal na natin gawin yun. Bawal sunugin o ilapit sa apoy. Ayan, kasi ako may natatandaan din ako na minsan nakakatanggap ako ng pera na parang may sunog. Ayan, hindi ko lang alam kung sinasadya yun or talagang ano, talagang nasunog na hindi sinasadya. Ayan, bawal plansyahin. Etong ating bagong 1,000 polymer banknote, bawal na natin itong plansyahin kasi pag plinansya natin ito, masisira siya kasi plastic siya. Ayan. Sayang din yung pera kung matutunaw lang pag plinansya. Tsaka ilalayo rin natin siya sa mga toxic chemicals gaya ng muriatic acid at tsaka bleach. Ayan, meron ding ano, ang lalabag dito, ang sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang lalabag dito sa mga bawal gawin sa 1,000 peso banknote, polymer banknote, ay magmumulta ng 20,000 piso at makukulong na hindi bababa sa 5 taon. Ayan, kaya sana tayong mga Pilipino, matuto na tayo na ano, ingatan at pahalagahan yung pera natin. Pero, base sa mga naririnig ko nung lumabas to nung April 22, 2022, marami na rin mga hindi ano, gaya ng mahihirapan sila gaya sa palengke. Ayan, lalo yung mga nagtitinda ng isda, mahihirapan sila na ingatan ng ganitong pera. Kaya ang sabi nila, hindi na lang daw sila tatanggap ng ganitong pera. Kasi nga naman, pagka sa palengke, syempre, di ba, lalo na yung mga nagtitinda ng isda, malalansa yung pera nila. Ay, yung kamay nila malalansa. O, kaya ganun. Medyo mahirap din na mag-adjust dito sa bagong 1,000 polymer banknote. Pero, siguro, kung may mga paraan naman tayo na ano, eh, may ingatan natin to kahit nasa palengke pa man tayo or kahit saan na yung trabaho natin ay malansa or basa, ganun. May ingatan pa rin natin basta maaral lang natin or makagawian natin kung paano siya maingatan. Ayan. Sana meron kayong natutunan dito sa diniscuss ko ngayon na mga hindi dapat gawin sa 1,000 polymer banknote. Ayan. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Hit niyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga video ko. Melody's Mini Garden po. Bye po. See you on my next vlog. Thank you for watching.